Hi guys, today magkaroon tayo ng show review ng 361 Degree Supernova 1 Pro. Isa ito sa premium basketball shoes ng 361 Degree na bihira ako mag-try. Pero kasi maraming nagre-request nito, kaya na-curious ako, kaya kahit premium price ito, nag-request ako para po ito sa inyo. Kaya samahan niyo na ako, i-review na natin to. Let's go! Hey, I never give it up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to and mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo na rin yung bell icon para lagi kang updated sa mga next videos ko. Guys, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Parang for me, ito now ang best performer ng 361 Degrees. Wow naman! Wow! Wow! Grabe no, sinabi ko na kagad. Pero guys, tapusin nyo yung buong video para malaman nyo yung reason ko. Punta na tayo sa aesthetic and material. Yung shape niya, nagugustuhan ko. Actually, minimalist siya eh. Wala masyadong nakalagay na design. Kung ikukumpara naman natin sa mga ibang 361 Degree, no? Katulad nitong AG1 Pro. Gundam Edition, huwag kayong mag-aala, gagawin ko na review to. Karamihan ng mga 361 Degree, no, medyo flashy siya. Though gusto ko naman, no, gusto ko naman yung pagiging flashy nila. Pero ito, minimalist, nung una medyo question mark ako eh, kasi parang boring. Pero pag titingnan naman pala, okay naman siya. No, okay naman siya, lalo na sa ilalim. And yung shape niya na gustuhan ko, no, low cut. Pang point guard po talaga, marami pang kulay na mapagpipilian na sobrang dami actually. And ang uppers po niya is mono yarn uppers, no? Ito po yung sikat ngayon, ganyan, for breathability, pero durable din po. And speaking of durability, marami po siyang infusing, no? Puro infusing po yan, infusing. Lalo na dito, no? Mas makapal na infusing po para kung nagto-toe drag po kayo, no, hindi po kagad masisira. Ito kasi yung pressure point ng sapato. So kahit tama ng tama yung toes mo dyan, okay na okay lang, tatagal, hindi po masisira. And gumamit po ito ng carbon fiber na arch support na shank plate pa. Plus, sinabi ko kanina, minimalist shoes po talaga siya. Mababa po yung toe drop. 7mm if I'm not mistaken. No? 7mm drop po talaga siya. Safe ito sa paa, iwas tapilok. Next guys, gumamit pa kasi sila ng kanilang pinakamahal, most premium na cushioning setup, which is yung Quikotech. Ginawa nila, finulent nila, ayan guys, kinumpleto nila, then kinage nila dito. So may TPU plate dyan for support, syempre mamaya natin pag-uusapan yan. May konting, ano ba to, cloth dito sa likod, pwede mong hilahin pa dito. So guys, aesthetic and material, wala naman talaga ako masabi, no? Kasi premium material, premium din siya talaga tingnan. Minimalist, lahat ng hinahanap ko, meron na po siya. So syempre naman, 10 out of 10, perfect score to sa aesthetic and material. Wala na po tayong kailangan pag-usapan pa dyan, no? Next, punta po tayo sa traction and outsole. Ito pa, feeling ko isa to sa pinaka strong point. Parang puro nga strong point eh. No. Kasi guys, napakapit niya indoor, outdoor. Hinarabas ko po siya sa outdoor, naglaro po ako ng 3 beses. Gumamit po kasi siya ng Rubes Tech, no. Karamihan naman ngayon, ginagamit na nila 'to. No, sinasabi kasi nila yung Rubes Tech po is very durable na rubber outsole. So totoo nga kasi parang walang nangyari, guys. Parang walang nangyari. No. May konting dust build up, konting-konti lang naman, pero syempre naman, in-outdoor mo eh, di ba? Pero natatanggalan po kagad yung dust build up, no? So, yung kapit na naman ito sa court ninyo, mapa-indoor, outdoor, stop on a dime po talaga. Top tier po ang traction nito. Hindi, wow. And ang spike test ko dito guys, 10 out of 10, maingay po talaga siya. Katulad ng mga aso namin. Ano ako? Aw-aw? Traction and outsole, wala na tayong kailangan pag-usapan kasi pang point guard po talaga to, shooting guard. Sa mga magagalaw na players ito, 10 out of 10 po tayo. Punta na po tayo sa safety and support. Lagi ako nag-uumpisa dito, no, kasi for me, isa to sa pinaka-important, dapat meron yung sapatos, yung rigidity po ng heel counter, no. Dapat nararamdaman mo talaga yung support dito, hindi dapat sobrang lambot, which is ganun po ang meron nito.
perfect po na heel counter. Sana all. Considering ah, low cut po talaga to, I feel secured. Hindi ako kinakabahan gumalaw, hindi ako kinakabahan na baka matapilok ako. No, napakaganda po ng heel counter niya kasi matigas pa rin po pero nandoon pa rin yung comfort. Plus, yung panalong, bihira ninyo makita na torsion plate na meron na ring arch support. Sinabi ko na kanina, so pag flat-footed, matutulungan kayo nito. Yung torsion support nito, napakaganda, hindi basta-basta magti-twist yung sapatos, yung paa ninyo. So, iwas tapilok po talaga. Yung outrigger niya, medyo konti nga lang, no? Sakto lang, meron pa rin naman. Yung uppers naman niya po, very supportive, yung monoyarn uppers, no? May mga TPU plate naman dito. Kinage po nila yung parang mala Adidas Boost, yung Quick Coat Tech nga. Kasi minsan, yung Quick Coat Tech, dahil nga medyo plush siya, medyo unstable siya. Good thing, kinage nila dito. So, maganda yung support, hindi ka matatapilok basta-basta, hindi very mushy, hindi siya unbalanced. So, napakaganda. Ayan po. Ayan po. No? Plus, hindi nila nilagay dito, no, kung more fit ito. Pero almost the same ito ng mga more fit na technology nila. Konektado po yan. Ayan, oh. So, pag hinigpitan nyo tong unang, second na lace, no, talagang hihigpit dito, itong part na parang may heart rate. Hihigpit po talaga, napakalupit ng lockdown. Ang galing, parang pinag-isipan po talaga yung uppers nito plus yung mga infusing, ayan, mga TPU plate niya. No, ramdam mo pag nagla-lateral move ka, Eurostep, no, dumidepensa ka, ibang-iba talaga yung lateral containment. Ramdam po talaga to. Mataas kasi, oh, umaangat po siya. Pati dito, umaangat pa rin. So, kahit sa medial side, usually may mga sapatos na sa medial side, mahina na yung support or wala na talaga. Depende sa sapatos. Ito, nandun pa rin po, no? So, dahil po dyan, napakadali namang iskuran talaga nito, no? Kasi safety and support, guys, perfect score. Kahit low cut po siya, 10 out of 10 po tayo dito. Next, punta na po tayo sa fit and comfort. Ito guys, no, medyo tricky ito, no. Unahin ko na dito sa fit kasi para siyang DVD-1 din, DVD-1, ano pa ba yung mga narrow nila? Mga Zen nila, Zen 3, mga narrow yung mga sapatos na yun eh. Almost ganito to. Medyo narrow siya, no? And hindi na to masyadong mag-expand kahit paggamitin ninyo. Pero guys ha, ano na to? Straight from the box, napakaganda na ng pakiramdam. Okay na okay na yung feel. Napakalambot na kagad. No break-in period needed. Kahit wag nyo na i-break-in, okay na siya. Ipanglaro nyo na kagad sa liga. Nako guys, okay na okay. Pero yun nga, for narrow foot po to, hindi naman sobrang narrow, no? May konting space pa rin, kaya nagugustuhan ko siya. Kung ang paa ninyo nasa normal, yung lapad niya, okay na okay to sa inyo. Pero kung wide footer kayo, nako, baka mag-size 0.5 or 1 size up po kayo dito. Pero sa akin, kasi may konting space pa siya, kasi very narrow talaga pa ako, napakasarap po ng pakiramdam dito. Considering ha, manipis na medyas ang ginamit ko, and considering na mono yarn po ang ginamit, buti na lang may padding sa loob. Lalo na to, tingnan nyo naman yung heel counter padding guys. Tingnan nyo naman yan. Wow. Oh my god, hindi nila tinipid yung padding. Speaking of gaan, hindi pa rin to papatalo sa gaan, magaan pa rin po siya. Magaan pa rin po siya considering carbon fiber po. Okay naman yung heel-to-toe transition kasi may arc. Maraming 4-foot flex pa rin naman. No, may bounce po. May 4-foot flex pa rin naman, no? So, sa mga point guard talaga, panalo to. Fit and comfort. Siya, bibigyan ko po ito ng 9 out of 10 sa kanyang fit and comfort. Parang gusto ko pa ng konting padding. Dito lang naman sa dulo. Konting-konti lang. Kaya yun, hindi ko siya mabibigyan ng perfect. Next, breathability. No. Guys, 100%. Pupasok yung hangin dyan. Tingnan nyo naman. Butas yan, no? Dito lang, hindi po mapasok sa likod. Pero okay na okay. Tapos low cut pa siya. Then, napaka-breathable pa rin ang tongue. Dito, no? Transparent na itong part na to ng tongue. Breathability nito, guys. 10 out of 10 po talaga. Hindi talaga uminit ang paa ko. Lalabas po talaga agad yung hangin. Perfect po talaga sa breathability. Pupunta pa tayo sa kanyang strong point. Ito na.
cushioning setup. Unang-una, yung court feel mababa po kasi siya, no? Low to the ground, you will feel quick, you will feel light, very responsive po siya kasi nga low to the ground, maganda yung court feel. Pero hindi sumakit yung tuhod ko. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Wala talaga, zero talaga yung naramdaman ko. Grabe guys, outdoor, nagtatatalo na ako doon. Dahil nga, napakaganda ng impact protection ito ng Quickotech. Guys, yun yung pinakamahal nilang cushioning setup. Kasi nga, good for the planet din yung kanilang pag-create ng ito, Quickotech. Low carbon emission daw pag-create nila ng ganitong cushioning setup. So, nakakatulong na kayo sa planet. Plus, yung bounce na sinasabi ko kanina dahil dito sa Quickbone. Napakaganda ng bounce nito. Kasi tiyan mo. Ayun o. Grabe guys, grabe. So yun, hindi ko na rin patatagalin. Pwede ko ba 11? 11 out of 10 cushioning score po tayo dito. Napakapanalo po talaga. Last surprise tag, dito lang. Ito lang yung medyo, yung iba, pag-iisipan. Nasa 6,000 po siya ngayon eh. No, lalo na kung may voucher kayo, mas magiging mura. 6,500, no? 6,000, ganyan. Kung sa Nike, ano bang sapatos ang makukuha nyo doon? Pero dito sa 361, jam-pack ng technology, nilagay na nila lahat. Huwag kayo iyan. Guys, lahat ng top technology na mailalagay nila, mapa sa uppers, mapa sa torsion plate, mapa sa outsole, cushioning setup, lacing system, nilagay nila dito. Kaya kung ako naman, parang sulit pa rin naman yung gagastusin mong 6K, lalo na kung medyo mayaman ka naman. Sana all. So, parang mataas pa rin ang ibibigay ko sa kanya. Hindi ko lang siya mape-perfect. Sa price tag, 9 out of 10 po tayo dito for me, ha. Sa akin lang, kasi sulit po talaga pa rin siya. Pero nga pala guys, no, ito. Kaya mataas pa rin ang score na binigay ko sa price tag kasi magiging sulit pa rin po siya. Magbibigay po ng discount na 900 pesos po si 361 yung discount voucher, discount code na ilalagay ko dyan sa baba. Sa description box po. Nandyan na rin po yung link. So bilhin nyo na, ilagay nyo yung discount voucher para mas makamura kayo. 900 peso discount po yan. So ano pang hinihintay nyo, i-click nyo na yung yellow basket. I-click nyo na yung link dyan sa baba sa description box. Okay? Wala na. Finish na. And yun nga, sinabi ko very versatile, kahit pa ipamorma nyo kasi minimalist, pupunta kayo sa mall, lakad-lakad, tapos biglang pupunta na kayo sa court, ipamba-basketball nyo, ipamba-volleyball, badminton, other sports, very mobile naman kasi kayo, low cut, panalong-panalo. And kung gusto nyo pa ng ibang mga pang-point guard, shooting guard na shoes, from 361 maglalagay po ako dito, and i-click nyo rin po kaagad yung bilog dito para makasubscribe po kaagad kayo. Para lagi kayong updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panunood. Mag-ingat po kayo palagi. And lagi nyo rin pong tatandaan. So always, always, drink your protein. Bye!